Hello everyone, welcome back to our channel. Merry Christmas sa ating lahat. Bago kami namili ng mga regalo for Christmas, naisip ko na mag-research kung ano ba talaga yung mga regalo na hindi dapat ibigay sa Pasko kasi may kamalasang taglay. At yung mga regalo naman na maswerte daw na ipamigay tuwing Pasko. Yun yung i-discuss natin today. Top most unlucky gifts. At siyempre, 5 top most lucky gifts na pwedeng ipamigay. Okay. I'm gonna start with the first one. Panyo. Okay. Siguro may idea na tayo kung bakit. Ano? Sabi nila, nangangahulugan daw na paiiyakin natin yung pagbibigyan natin ng panyo. So hanggat maaari, iwasan natin ang panyo. I remember last year ata or the other year, namigay din kami ng panyo. For God's sake. Sorry. Okay, that's number one. Number two. Bonsai. I'm sorry kay Mr. or kay Eric TV, isa sa mga kaibigan namin dito sa YouTube na bonsai ang contents. So hindi pala magandang panregalo to, but I love to have somebody, you know, give me bonsai, hindi lang sa Pasko, okay? Sabi nila ay malas daw ang bonsai kasi nangangahulugan ng stagnant growth. Hindi na daw mag-uunlad ang pagbibigyan. Okay, so kung ang pagbibigyan mo ay si Henry C. ng bonsai, ay patayin na, di ba? Ibig sabihin, kung ang pagbibigyan mo ay yung mayaman na, so hanggang doon na lang siya. So yung mga mayayaman, bigyan natin ng bonsai para hindi na sila lalong yumaman. Okay. Next one, wallet. Malas din daw ang pagregalo ng wallet dahil nauubos or mauubos umano ang laman nito kalaunan. So para hindi daw malas, okay naman daw na magbigay eh. Kaya lang, para hindi daw malas, kailangan daw yung wallet na ibibigay mo ay may lamang pera. At yung pera na yun ay exactly 168 pesos. OMG. Okay, namigay na rin ako ng wallet dati dito sa mga guards. Small purse, yung coin purse. Okay, so malas ang wallet, wag na. Medyo mahal naman ang ibang wallet, diba? Next po, pang-apat na pinakamalas na regalo ay sapatos. Good job! Ang marka ng sapatos, di ba? At kahit nga yung mga replika lang or yung mga class A lang, at least 500, 1,000, pag urig na, edi libo-libo, di ba? So, pag may nanghingi sa atin ng sapatos, okay, ipa-alam nyo to, hindi pwedeng ibigay ang sapatos eh. Kasi medyo mamalasin ka. Anong sabi dito? Pag nagregalo daw ng sapatos ay nahulugan gang pag-aapakan sa pagkakaibigan. Okay. Okay, yun daw. Yung posibleng yung paghalimbawa, binigyan natin yung kaibigan natin. Posibleng masira daw yung pagkakaibigan dahil magsasapawan or mag-aapakan. So iwasan na lang nating magbigay ng sapatos. At ang panglima po ay relo or watch. See, ang mamahal ng mga malas na buti na lang. Okay, bakit daw? Kapag nagbigay ng relo ay parang inuurasan na daw natin ang buhay. I'm sorry. Ng pagbibigyan. So pag mayroon tayong kaibigan na gusto na nating lumisan, bigyan mo ng relo. Okay. Bilang cure, hindi ko nababanggitin kung anong mga remedy kung gusto mo talaga magbigay ng mga malas na regalo na to, kasi may remedy daw sila eh para hindi malasin. But anyway, ang mamahal nila, kaya okay, make sure you give other items. Okay, punta naman tayo dun sa mga regalo na maswerte at suggested lagi na ibigay ngayong Pasko. Una daw yung unan, pillows. Ang unan daw ay nangangahulugan ng sweet dreams sa pagbibigyan. Obvious ba? Unan, di ba? Okay, most probably. Ang mura ng unan. 100 na unan, ang ganda na eh. Next, eyeglasses. Pag eyeglasses daw yung binigyan, ang binigay natin, nangangahulugan daw to na yung perception or yung magiging tingin ng pagbibigyan, tingin sa buhay ng pagbibigyan mo ng regalo na yon ay magiging positive or magiging maganda. Wow. Okay, so pangalawa yon, pangatlo ay
Alkansya. Okay. Na ang ibig sabihin daw ay posibleng mag-iipon lagi yung pagre-regalo. Nga naman, bakit ano gagawin niya sa alkansya kung hindi naman niya lalagyan, di ba? So that would really bring good thing dun sa pagre-regaluhan natin. Alkansya. Nakakatuwa. But there's nothing wrong kung maniwala tayo. Next po ay perfumes. Wow. Ano daw ang ibig sabihin? Pag ikaw daw ay nagregalo ng perfume sa isang tao, yung pinagregaluhan mo daw ay lalong tataas yung confidence niya. Obviously, kasi nga naman mabango. Sino bang magkakaroon ng mataas na confidence kung alam niyang mabaho siya, di ba? So talagang may kaugnayan din dun sa mga kung anong magagawa ng regalo na yon, kung ano yung purpose ng mga items na yon. Okay, so maganda daw ang perfume. And the best one daw ngayon na ipamigay ay fruits or prutas. Kasi ito daw ay nangahulugan ng abundance or kasaganaan ng pamilyang pagriregaluhan. Yun yung number one eh. Kahit saan ako mag-research or tumingin, ang pinakamaganda daw talagang ibigay ngayong Pasko, ngayong taong to at ngayong specifically ngayong taon ay mga prutas. So yun yung number one. Although medyo mahirap kasi syempre hindi mo pwedeng bilhin in advance kasi nga nabubulok, di ba? Well, anyway, at least we know. Kung ikaw ay may katanungan pa, write down in the comment section below. Yun lang po ay mga research ko at pinagsama-samang kung kani-kaninong paniniwala, pinagsama-sama ko na lang. At dun sa mga swerte, posibleng may maganda talaga siyang maidudulot. Alright, thank you for your time. If you still are not part of our channel, please go ahead and subscribe and hit that notification bell. Have a good day.